Mararamdaman na po bukas sa ilang mga lugar sa Luzon ang bagyong Paeng na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Dadaanan din ito ng ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Ompong. Alamin po natin ang latest ngayon sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Jessica. Mga kapuso, papalapit na nga po sa Luzon ang bagyong Paeng, ang pang-apat na bagyo sa PAR ngayong Setyembre at 16 naman para sa taong 2018. Namataan ang mata ng bagyo sa layo lamang 905 kilometers dyan sa may silangan o east ng Aparikagayan. At taglay nito ang lakas ng hangin, malakas na po ito, 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugsong 225 kilometers per hour. At ito ay nasa ang kikilos pa rin, pakanduran, hilagang kanduran o west-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At sa trakang pag-asa, inasahan na lalakas pa ito mga kapuso habang nandiyan sa loob ng PAR at bahagyang babagal yan habang nasa dagat pero mababa po ang tsansa mag-landfall ito dito sa atin. Ibig sabihin yung sentro ay tatama sa limang bahagi ng ating bansa. At hindi rin dadaanan ng bagyong Paeng ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Ompong. Ito po yung kanyang track. Ito yung extreme northern at northern Luzon na kung saan pinapakita yung mga lugar na susceptible o mataas ang chance magkaroon ng landslide. Pero dapat maging I am ready pa rin sa ulan at hangin na posible pa rin magpabaha at mag-landslide. Lalo pat malambot po ang lupa dyan sa may northern Luzon. Sanhi ng hindi na yung hangin habagat kung hindi yung mga thunderstorm mga kapuso. At sa datos naman ng Metro Weather, magiging maulap at posibleng thunderstorm din sa Metro Manila bukas. Pero hindi na po ito yung malawakan, ha? May mga lugar na may ulan at may mga lugar din sa Metro Manilang halos walang ulan. Sa Luzon, maayos ang panahon. Sa umaga yan, maliban dyan sa Palawan na inaasahan na maghapon ang ulan. Pero maging I am ready po sa thunderstorm dyan sa may northern at central Luzon sa hapon na kung bisan malalakas na lalong-lalo na dyan sa may rehiyon ng Cordillera. Sa Visayas naman, mababa ang chance ang umulan sa umaga. Pero may ulan ka dyan sa may Western Visayas, yan yung Panay at Negros Island. At dito sa ilang bahagi ng Samar Provinces, pagdating naman ng hapon, so hanggang katamtamang pag-ulan mga kapuso. At sa Mindanao, maghapong maulan sa mga rehiyon ng dyan sa may Zamboanga Peninsula, ARMM, sa may Soxargen, at sa may Sulu Archipelago habang may malalakas sa thunderstorm sa halos buong Mindanao. Pagdating sa hapon na kuminsan malalakas, pwede naman magdulot ng mga biglaang pagbaha. At may gale warning naman ng pag-asa dyan sa northern seaboard ng Ilocos Norte, sa halos buong seaboard o eastern seaboard ng Luzon, mula Cagayan Valley yan hanggang sa Bicol Region, kasama na ang northern Samar. Kaya delikado po yung kalagay ng dagat para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Jessica. Mang Tani, medyo malakas po itong si Paeng, ha? Bagamat hindi ho siya tatama sa lupa. No? Papasok ng Philippine Area of Responsibility pero walang landfall. Yes, Jessica. Mm-hmm. Ito ay yung lakas niya. Halos pumapantay na rin siya kay Ompong. Pero yun nga, ang inaasahan natin, lalakas pa ito habang kumikilos yan patungo ng ano. Ngayon ay 185. Posibleng umabot din niya ng 200 yung kanyang sustained wind, Jessica. Mukhang ang pasok lang po dun sa cone of uncertainty niya, mga Tani, ay ang Basco sa Batanes. Yes, Jessica. Mm-hmm. So kung titingnan natin, yung kulay puti o yung linya na yan, yan yung Batanes. So yan yung posibleng lumapit yung sentro ng bagyo. Pero siyempre, pag lumapit yung sentro ng bagyo yan, mas lalong mararamdaman dito, although hindi tatama yung gitna. Pero ngayon, Jessica, mas mataas yung tsansa na kung hindi dito tumama sa Taiwan, posibleng dito naman sa may southern islands ng Japan siya dumiretso, Jessica. So pwede pang kumurba at umakyat papuntang Japan. Yes, pero Jessica. Sa ngayon, Mang Tani, mabuti maghanda na po siguro yung mga tiga Batanes. No? At kasi malakas ho yung dalang hangin nito. Yung ulan, Mang Tani, malakas din ho kaya ang dadalhin itong ulan? Sa ngayong mga panahon na ito, Jessica, kung nasaan lamang yung sirkulasyon ng bagyo, nandun lamang yung ulan. Kasi mahina na yung ating hanging habagat. Mm-hmm. So, merong tayong mga pag-ulan, siguro yung dito sa may eastern side ng Cagayan Valley, dahil yung sirkulasyon niya, pwedeng umabot yung outer rain bands. Pero yung paglakas ng hanging habagat na siyang magpapaulan, lalong-lalo na din sa may southern periphery ng bagyo, medyo wala na dahil hindi na ganun katindi yung moisture availability na dulot ng paghatak nito
ng hanging habagat, Jessica. Kasi mga kababayan ho natin sa norte na hindi pa nakakabangon dun kay Ompong, lalo na yung may landslide area sa Itogon, Benguet, Mangtani. Wala sila dapat ipag-alala? Walang dapat ipag-alala kung ang titingnan natin ay yung tuloy-tuloy na ulan, Jessica. Pero yung mga thunderstorm, kasi nga malambot pa yung lupa, babad pa, saturated pa yung lupa, kaya kumisa eh, baka hindi natin kailangan yung matinding ulan ng habagat para mag-trigger na naman ng panibagong landslide. Kaya ang isang ano natin, yung mga thunderstorm na pwedeng idulot nung paglapit nung trough ng bagyo, eh dapat maging IM ready rin sila dahil baka posible ha na magdulot niyan ng mga siguro mga minor landslide, pero nonetheless eh pwedeng mag-trigger pa rin yan, Jessica, ng mga landslide incidents. Mabuti mang tani, nilabas nyo yung landslide susceptibility map na galing po sa DENR, kung hindi po ako nagkakamali, sa MGB, no? MGB, Mines and Jessica. Geosciences Bureau. Maganda ho makita dyan, no? yung susceptibility natin o yung posible pong magkaroon ng landslide pagka nagtuloy-tuloy ang ulan. Makikita nyo, yung Northern Luzon, Mangtani, lahat po yata ng kabundukan, landslide prone pala. Yes, Jessica, itong Cordillera at itong bahagi na ito ng Sierra Madre. Yun nga lamang, dito kasi walang masyadong na populasyon. Ang ano natin talaga, nandito yung konsentrasyon, although kukonte, pero nandyan yung mga karamihan na mga mining sites, yung mga tourist spots, at yung mga ibang lugar na talagang nandito yung susceptibility, kasama na ang Nueva Vizcaya, yung Quirino, maging yung Baler, kasama yan doon sa mga lugar na ika nga, mataas ang chance ang magkaroon ng landslide, lalong-lalo na kung sunod-sunod yung pag-ulan, Jessica. Meron ho ba tayo ng buong Pilipinas na mapa, Mang Tani, na nagpapakita ng iba pang mga landslide-prone areas? Yes, Jessica. Lalo na sa Visayas, no? May, oh, yes. May retrieval operations pa ho dun sa Naga City, sa Cebu. Tingnan natin, Jessica, pero meron kasing ano, ang ginawa kasi natin, dito lang muna natin i-finocus, pero yung po ay para sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at kasama, Jessica, yung Cebu, yung isla ng Cebu, na mayroong mataas na susceptibility sa landslide, at yun ay yung pinakagitna niya na kung saan nandun yung mga bundok na nasa gitna ng Cebu. At hindi lang yan, maging yung Samar Island, yung Panay Island, at maging dito sa Mindanao, lalo na yung Compostela Valley, yan yung mga landslide-prone areas dito sa ating bansa. Marami rin pong minahan dun sa Comval o Compostela Valley. At ito yung ano natin, Jessica, ha? Ngayon, ang concern kasi natin ay yung pagdaan ng bagyo dito sa may Northern Luzon. Yes. Pagdating ng November, December, ay yun namang bahagi ng Mindanao, tulad na lamang nung bagyong Pablo o nung Sendong, na kung saan doon naman naranasan ng Compostela Valley na magkaroon ng sunod-sunod na landslide dahil naman sa pagdaan ng bagyo na may dalang mga malalakas sa pag-ulan. Kasama na yung Visayas, Jessica. Nako, mabuti ho meron na tayong ganyang guide ngayon. Kasi dati ho, listahan lang eh, yung inilalabas ng MGB, no? Nilista nila yung mga lugar na geohazard nila, no? Eh ngayon, meron na nakalagay na sa mapa. Makikita na natin yung red, Mang Tani, no? Tsaka yung mas madilim pang red, yun yung talagang very high susceptibility, yung red highly susceptible. Pero nonetheless, ano pa rin yan? Kaya dito sa Cordillera, Jessica, halo yung kulay ng dark at red, na ibig sabihin may mga lugar na talagang very susceptible at may mga lugar naman na talaga. Kaya makikita mo yung Central Luzon halos wala dahil nga walang bundok, yun lamang Zambales. At dito naman yung sa may Quezon, itong Mindoro, makikita mo yung western side ng Panay Island, itong ilang bahagi ng Samar, Leyte, yan yung kung saan nagkaroon ng landslide dyan, yung sa Ginsaugon. At dito ngayon sa Cebu, makikita mo yung central part at yung almost southern part na merong susceptible din sa landslide. So malaking bahagi talaga, Jessica. At yung bahagi na tatakpan yung Binaw, pero nakikita mo yung Davao Oriental, itong Compostela Valley, at itong bahagi ng Northern Mindanao na kung saan meron ding mga kulay pula, Jessica. Nako. Mang Tani, so anong mga dapat alalahanin ngayong meron na naman tayong bagyong paeng? Yes, Jessica. Yung ongoing na operation dyan sa Itogon at maging dyan sa Naga, sa Cebu, talagang dapat po maging IM ready kayo dahil
hindi po masyadong malakas yung habagat, pero may thunderstorm at yung mga thunderstorm na yun na pwedeng intense, pwedeng magdulot ng landslide. At hindi lamang po yung merong nangyari na. Itong Cagayan Valley at itong Cordillera, dahil nga sa paglapit ng bagyo, ay makakaranas ng mga pag-ulan. Kaya dapat po talagang maging handa. Kaya, dahil baka iisip nila, yun lamang itogon ang merong incident ng landslide at sila'y ligtas na. Hindi po ha. Dahil yung mga pag-ulan na yan na magkasunod-sunod, kahit thunderstorm, pwedeng mag-trigger ng panibagong insidente ng landslide. Kailan nga ho ulit, Mang Tani, ang expected na pasok naman ng amihan? Pangkaraniwan, Jessica, matatapos. Mukhang patapos nating hanging abagat. So mga November yan, yung hanging amihan. Yung buong buwan na October, yan yung tinatawag nating transition. Mm-hmm. Walang habagat, easterlies, walang amihan. Pagdating ng November hanggang March, nandyan naman yung amihan natin, Jessica. Maraming salamat.